Hey guys, I'm back again with another video. If you're new here to my channel, hi, my name is Marcus Cabanic, 18 years old, a Filipino blogger from La Union. And for today's video, magkakaroon ulit tayo ng Q&A, second Q&A vlog. And medyo matindi yung mga tanong kaya medyo pinaghandaan natin. And I hope na sana magustuhan nyo itong video na to. And pag hindi pa kayo nakakasubscribe sa channel ko, click the button, subscribe button and notification bell button para notified kayo every time I post a new video. So, let's start na sa mga questions nila. First question galing kay Jane Alfaro. Sabi niya, nag-o-open daw ba ako sa parents ko? Yes, lalo na sa papa ko. Like, mga problema sa buhay, problema sa araw-araw, ganon. And mga love life, ganon. Mga sa lalaki, ganyan. Kasi minsan nag-o-open din ako sa nanay ko pero mas madalas sa papa ko. Nag-chat agad ako sa kanya pag may problema, pag mga ganyan kasi siya yung pinaka-close ko sa kanilang dalawa and malapit yung loob sa akin ng tatay ko. And I hope na sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Second question galing kay PV Ordonez. Dalawa yung tanong niya. Unahin muna natin yung isang tanong niya. Sabi niya, ate, if ever man na may gusto kang baguhing desisyon na nangyari in the past, ano yon? Tapos yung pangalawang tanong niya, tapos ano yung karakteristik ng isang boyfriend yung gusto mo? Unahin muna natin yung una niyang tanong. Pinagsisisihan na desisyon, siguro yung ano, madami eh, pero isa lang. Kailangan isa lang. Yung mas pinili kong mag-stop pag-aral kesa ipagtuloy yung college ko. Kasi mas pinili kong makasama yung magulang ko sa ibang bansa, pumunta doon, magtrabaho para makatulong. Yun siguro. And ano pa ba? Madami kasing desisyon na ano, na nangyari in the past. Sagutin na natin yung second question mo. Kaloka. Tapos, ano yung karakteristik na gusto ko? Ano ba? Mabait, matulungin, may takot sa Diyos, marespeto, tsaka marunong makontento. At marami pa, hindi ko na kailangang sabihin yung iba. Yun lang, sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. And sana nakontento ka sa sagot ko. And let's proceed sa pangatlong tanong galing kay Chloe. Miss mo na ba ako? Sabi niya. Pinag-isipan yung sagot. Oo, syempre kasi. Ang tagal din namin din nagkikita, nagkakabanding, nagkakausap. Tsaka minsan na lang din kami. Minsan na lang din tayo mag-chat. Kaya miss kita. Yun yung sagot ko. Fourth question. Galing kay Nicel Pertes. Nicel. Yun. Sinong nag-inspire? Inspire sa'yo para gawin yan. Ang alin? Yung YouTube ba? Siguro yung ano, mga napapanood ko. Na-inspire nila ako para gumawa ko ng sariling channel ko. Ganon. And yun, na-inspire nila ako. Sana sapat yung sagot ko sa tanong mo. And let's proceed na sa panglimang question. Sino daw from kay galing kay Angel Del Rosario. Sino daw yung top 5 na favorite YouTubers ko? Una si Bam, si Lloyd Cadena, BNT, Mika Triles, sino pa ba yung isa? Si Mama Ann Klutz. Ba't ko sila favorite kasi, Ba't ko sila favorite kasi,
sila sa kanilang lima, sila yung nag-inspire sa akin para mag-make ng own YouTube channel ko, and pinapakita nila yung totoong sino talaga sila sa harap ng camera o wala ang camera, ganyan. And nagpapasaya din sila ng ibang tao katulad ko, kaya sila yung top 5. And kung siguro top 100, kung siguro tinanong mo, Diyos ko, baka madami akong sasabihin dyan na mga Filipino vloggers na sikat. And sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Let's proceed sa pang 6 na question galing kay Kate Kapul. Sabi niya, how do you cope up with your insecurities in life? How do I cope up? Ano ba, pinag-iisip ako pa yung sagot, nakakahiya naman. How do I cope up? Nahahayaan ko na lang. Iniisip ko, sinasabi ko sa sarili ko pala na huwag akong mainggit sa mga bagay-bagay na wala ko, kasi in the future, alam kong magkakaroon din ako neto. And huwag masyadong inggitera sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman din ganun kadali yun. Yung gusto nating makuha, yung gusto nating makamit, kundi paghirapan natin yung mga kinakainggit natin ngayon. Kinakainggit ko ngayon. Yun. 7th question galing kay Sharine Reside. Scott, nakakaya naman. Hindi ko mabigkas ng mabuti ang pangalan mo. Madami siyang tinanong eh. Ito, isa siya sa ex-internet best friend ko. Sabi niya, unang tanong niya, sa lahat ng internet friend mo, magbigay ka ng 5 na gusto mong ma-meet. 5 talaga? Siyempre una siya, kasi umabot din ng ilang buwan o isang taon yung pag-uusap namin, kasi nagkakilala lang kami sa internet. Madami eh. 5? Hindi ko masabi yung 5 kasi yung 5 na yon, kabilang na siya sa isa doon. Kabilang na pala siya sa 5. Yung iba iniwan na ako, ganyan. Yung isa si Vanet, si Kate, yung isa, ikaw yung isa, tapos meron pa yung isa, nakakalimutan ko eh. Basta meron pang isa na internet friend ko din. Si PV, na isa sa mga admin ko sa Bambis. And pangalawang tanong niya, sino daw yung favorite person ko? Specific sana, no? Marami akong favorite na person eh. Pagdating sa mga kaibigan, isa na siya. Hindi, walang halong plastic kaeklabu. Kasi, isa siya sa mga nandyan sa akin palagi. Dati, nung mga panahong alam na, ganun. Dati yun na. Yun. Isa ka na dun sa mga favorite kong tao. Tapos, pangatlong tanong niya, may tao ka bang hinihintay na bumalik? Siguro meron. Hindi na ako mag-name drop, pero sagot ko sa kanya, meron. Tapos yung pang-apat na tanong niya, may crush ka bang umabot ng 3 to 4 years? Sabi niya. Wala. Grabe naman, ganun katagal. Siguro kung meron mga artista man, yung mga alam kong hindi magiging kami kasi artista nga, di ba? Siyempre, mga hinahangaan lang kasi sabi niya crush naman, di ba? Paghanga lang. So, yung mga social media artists, ganyan. Pero hindi naman siguro umabot ng 3 to 4 years kasi ang tagal naman nun, day. And sa susunod na panglimang tanong niya, tinatanong niya, crush mo daw ba ako dati? Ay! Kaloka naman, may pag-amin pa ba ako dito? Joke lang. Hindi. Ano lang siguro, napalapit yung loob ko sa'yo. Wow! Tibo ako. Napalapit yung loob ko sa'yo kasi sobrang close na natin sa isa't isa. Kahit hindi pa tayo nagkikita, sobrang close na natin. Yung tipong pwede na tayong mag-click sa isa't isa, parang ganon. Alam mo na yung meaning nun.
And sa second to the last question niya, sabi niya, miss mo na ako. Oo. Isa ka sa mga namimiss kong tao na internet best friend ko kasi namimiss ko na yung pagising sa umaga, ikaw yung kausap ko bago ko matulog, magpuyatan, mag-usap, magkwentuhan, maglabas ng hinanakit, ganyan. Yung tipong magpapa-load pa yung isa sa atin para lang makatawag, para lang makausap, ganyan. Yun, isa yun sa mga namimiss ko. Tapos yung last na tanong niya, may chance pa ba na bumalik tayo sa dati? Siguro sasabihin ko oo, meron pa. Kasi wala ka naman din kasalanan, nawalan lang tayo ng time sa isa't isa. Yun, nawalan lang tayo ng time sa isa't isa. Pwede pa naman nating ibalik yung dati, pero siguro hindi na yung dati as in na kung ano yung meron sa atin dati, ganun. Pero pwede pang maibalik yon. And sana nasagot ko ng sapat yung mga tanong mo sa akin. I hope you like my answer, diba? Shout out din sa'yo. Let's proceed sa susunod na tanong. Galing kay Ella. Saan po kayo nag-aaral? Favorite subject nyo, then food. Saan ako nag-aaral? Ngayon, hindi na ako nag-aaral. Yung former school ko ay St. Louis College. And yung favorite subject ko, recess. De, joke lang. Filipino siguro kasi mahirap siya, pero mahirap ding makapasa doon kasi medyo malalalim yung mga pinag-aaralan nyo doon. Nakatingin ako sa screen, di ako nakatingin sa camera. Yun siguro, recess, Filipino, ganyan. And favorite food, fried chicken. Madami, ice cream, ganyan. Ice cream na cheese, ube halaya, chicharon, madami. And sana nasagot ko ng sapat yung mga tanong mo. Let's proceed sa next question galing kay Jeremy Garcia. Ano yung pinakaayaw mong mawala sa buhay mo? Except sa parents, relatives, and friends? Siguro yung mga importanteng bagay na pinahalagahan ko, na binigay sa akin, yung may sentimental value, parang ganon na term. Siyempre, sino bang gustong mawalan ng mga mahahalagang bagay na binigay din sa'yo ng mahalagang tao? Yun siguro yung pinakaayaw kong mawala. And yun, sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Jeremy. Yeah. And sa next question galing kay Jonalyn Supremo, bakit kayo nag-break? Ba't daw kami nag-break? Oh my God! Kalokan tanong yan! Diyos ko! Mostly ito yung mga tanong ng iba. Pero sasagutin ko isa-isa yung mga tanong nyo para hindi naman sayang, diba, na nagtanong kayo. And ba't kami nag-break? Misunderstanding, kulang sa time, yung lugar, sobrang layo, tsaka siguro hindi na rin napag-usapan yung problema, kaya sumuko na ako. Ako yung sumuko kasi nafe-feel ko sa relasyon namin sobrang toxic na ganyan. Yung parang akala ko hindi na maaayos, hindi na mapapag-usapan. Pero in the end, pinagsisihan ko kasi pwede pa pala naming pag-usapan lahat ng bagay na yun at maibalik sa dati, ganyan. And yun yung dahilan ng breakup namin. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Thank you sa tanong. And sa next question galing kay Ronaldin Tungol. Anong masasabi mo sa mga taong pa-fall? Tapos pag na-fall ka na bigla-bigla na lang magbabago sila at iiwan ka nila. Masasabi ko sa kanila, nasa isip ko na yung sagot kanina eh. Masasabi ko sa kanila, kung manliligaw ka sa tao at ipapa-fall mo lang, huwag mo nang ituloy, diba? Kesa makasakit ka pa ng damdamin ng tao. Ganun. And sabihin mo agad sa kanya na ayaw mo siya. Hindi yung masyado kang pa-fall sa mga words mo, sa mga ganyan. Kasi
malay mo at hindi mo din alam na yung mga ibang sinasabi mo sa kanya nakakasakit na rin para sa kanya. Kaya yun, and sana yung mga ibang pa-fall na huwag kayong mag... Ay, yung baka. Huwag kayong magbago. Sana kung ano yung nakilala nila nung una, tsaka kung ano yung ngayon, sana ganun pa rin kayo kasi kaming mga babae, ayaw naman namin yung mag-a-adjust pa kami sa inyo na nagbago kayo, kami mag-a-adjust. Parang lulunukin na lang namin lahat ng sakit. Ganun. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Galing kay Denise Garcilan. Garcilan. Ilang years na po kayong fan ni Ate Bam? Yung Bam na tinutukoy niya dito is yung may YouTube channel na Bam Life, si Karel Bam. Mag-iisang taon na sa September 14 or 13. And sa last niyang tanong, ano pong magandang strand? Panoorin mo yung video ko na about sa grade 12. About sa senior high, de joke lang. Siguro, hindi kita marerekomendahan ng strand na maganda kasi lahat naman, maraming pagpipilian yan kasi nakadepende na yan sa'yo, nakadepende sa future mo, nakadepende sa college mo, course mo sa college, kaya nasa sa'yo yan kung anong pipiliin mong course. And sana sa napag-isipan mong course, makatulong yan sa'yo. Galing kay Dolph Asilo, kay Rodolph, yung isa sa mga best friend ni Sharon Reside. Paano kapag may umamin sa yung gusto ka? Anong magiging unang reaction mo? Siyempre, sa akin, kapag may umamin sa akin gusto ako, may magkakagusto ba sa akin? Joke lang. Magiging unang reaction ko, siyempre magugulat ako. Sino ba akong tao para magustuhan niya, diba? Diba? Baka sabihin nyo, ginayuma ko para magustuhan ako, ganon. Siyempre, magugulat ako. Yun yung unang magiging reaction ko. Mapapatanong ako, bakit ako pa yung nagustuhan niya, diba? Dami namang magagandang tao dyan, ganyan. Daming mababait, magandang malasakit, ganyan. Kaya, bakit pa ako yung magugustuhan niya? Pag may umamin sa akin, diba? Pero wala pa namang umaamin. And yon, sana nasagot ko yung tanong mo ng maayos. And sa susunod na tanong is galing kay Beatrice Rivera. Ang tanong niya, greatest fear that you have po at saka long-term goal. Di ko gets yung long-term goal. O, boobs lang. Greatest fear that you have po. Mawala yung magulang ko, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga importanteng bagay, yung mga napamahal na sa akin. Yun, yung mga kinakatakutan kong mangyari. Long-term goal, paano ba yun? Yung natanong sa kanya kung anong specific na goal yun. Yun, sana nasagot ko. Hindi ko masagot yung last eh, kung ano yung meaning nun. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Beatrice. Ang susunod na tanong is galing kay Christina Salvador. Are you single or taken? I'm single as of now. As of now, so bukas hindi na ganun. Tapos yung last na tanong niya, kung taken ka na, ilang months or years na kayo? Siguro 1-2. Ay, dami na. Di ko masasagot yan eh. Di ako taken ngayon eh. Single eh. Paano sasagutin yan? Sad naman. Wala nga. May umabot ng taon pero wala na, finish na. Yun, sana nasagot ko ng maayos at sapat yung tanong mo. Galing sa mga kaklase ko dati nung senior high, galing kay Laika Hofana. Anong pinagkakaabalahan ko daw ngayon habang inaantay ko yung visa ko? Wala, dito lang ako sa bahay, tulog, gigising, kakain, nagbebenta ng kung ano-ano kasi online seller nga, 'di ba? And 'yun yung pinagkakaabalahan ko sa ngayon, wala nang iba. Inaantay ko na lang para maka-go na, 'di ba? And sana nasagot ko nang sapat yung tanong. Nasagot ko nang
sapat at tama yung tanong mo. Ang susunod na tanong ay galing kay Celine Carriaga. Ano pong pangarap nyo ang gusto nyong matupad? At bakit? Ilang taon na ako? I'm 18 na and ang gusto kong pangarap na matupad, maging makeup artist siguro kasi mahilig ako sa makeup. Hindi man ako nagko-collect kasi mahal, wala pang budget, wala pang pambili, ipon-ipon din, 'di ba? And 'yun. Gusto kong maging makeup artist kasi medyo mataas din yung ano, sweldo noon. Ay hindi, mataas din yung bayad noon. Pwedeng makatulong sa pamilya, 'di ba? And hindi naman dahil sa pera, yun dahil siguro sa pangarap ko na gusto kong matupad. And yun, sana nasagot ko ng tama yung tanong mo. Susunod na tanong galing kay Shaina Garcia. Bakit mas pinili nilang mang-iwan kesa mag-stay? Bakit nga ba? Siguro, di sila kontento sa'yo? Siguro, may hinahanap pa silang iba? Kaya mas gusto nilang iwan ka kaysa magstay or may ginawa kang hindi nila nagustuhan. Ganyan kasi yung ibang mga lalaki. Pag may nakita lang silang konting mali mo, magbabago na sila, maghahanap na sila ng iba, magrarason na sila para makipaghiwalay lang sa'yo. Ganun. Yung iba, hindi naman, wala akong sinabing karamihan at lahat ng lalaki. Ganun. Yun, siguro may mga nagawa kang mali na ayaw niya. Or baka naghahanap pa siya ng mas better sa'yo. Ganon. Sana nasagot ko yung tanong mo ng maayos. Ang susunod na tanong ay galing kay Shekina. Shekina Gwinnett ata yung pangalan niya. Favorite lip tint. Hindi na ako ma-lip tint masyado ngayon. Puro yung ano na ako. Yung mga matte na... Basta yung mga matte na lip tint. Ganon. Wala akong hilig na lip tint kasi eh. Pero kung tatanungin natin kung ano yung ginagamit ko lately na lip tint, eh ano, yung Vice Cosmetic. Dalawang shade yun eh, kaya hindi ko memorize yung dalawa. Kaya siguro yung Vice Cosmetic na lip tint niya. Ang susunod na tanong ay galing kay Mares Lobrio. Sana tama akong pagkakabigkas ng mga pangalan niyo. Kailan ka po nag-start mag-YouTube and why? Pa-shoutout na rin. Shoutout sa'yo, Mares. Last year ata, hindi ko alam, mag-iisang taon pa lang ako sa YouTube. Kaya mag-subscribe na kayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Last year ata ako nag-shoutout. Last year ata ako nagsimulang mag-start. Last year, mga ganon. Oo, last year lang ata. Tapos mag-iisang taon ngayong taon, ata. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Galing kay Larian Romero. Most memorable birthday, siguro nung debut ko kasi umuwi yung dalawang magulang ko. Andun present yung mga pinsan ko doon. Hindi man kompleto yung family pero masaya. And yun na yung isa sa pinaka-memorable ko kasi andun yung mga importanteng tao para sa akin. Nag-give sila ng time, ng panahon, ng araw para pumunta sa simpleng birthday ko or tinatawag na debut. And sa last na tanong niya, pinakaayaw na ugali ng tao, syempre lahat naman tayo. Ako sasagutin ko, pinakaayaw na ugali ng tao yung sisiraan ka patalikod. Nang di mo alam, syempre patalikod nga, 'di ba? Sisiraan ka kahit alam mo namang wala kang ginawang mali. Kaya mas maganda na lang sa kaibigan na maging prank ka sila sa iyo. Kasi sinasabi nila 'yung totoo na kung sino ka at kung ano 'yung nakikita nila sa iyo kaysa 'yung sinisiraan ka nila sa ibang tao. Ayaw ko rin 'yung taong nandyan lang pag kailangan kanila. Kapag may pera ka, 'yun. Isa yun sa mga ayaw ko kasi anong use ko sa kanila, di ba? Ano ako, bangko? Bangko de oro ba ako? Ganon. Yun. Yun yung mga pinakaayaw ko sa isang tao. Sinisiraan ka. Ganon. And yun. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo.
Galing kay... Ang susunod na tanong ay galing kay Nicole Tayag. Paano nakakayanin ni Ate Chris ang pagsubok na pinagdadaanan niya sa buhay? Ako yung Ate Chris na tinutukoy niya dito. Wala lang, iniiyak ko lang. Lahat ng mga pagsubok, nilalabas ko lahat ng sakit. Diretso ko sa tatay ko, ganyan. Ichat-chat ko sa kanya, maghihingi ako ng mga advice sa mga malalapit kong kaibigan. Ganun. Tsaka dinadasal ko na lang. Nasabi ko sa sarili ko na kaya ko yan. Huwag akong sumuko, problema lang yan. Yun, ganun. Ganun yung ginagawa kong way para makayanan ko yung mga problemang dumadating sa akin. Kinakalimutan ko na lang agad. Ginagawa kong busy yung sarili ko sa mga bagay para madaling makalimot. Ganun. Kasi kahit gano'n, dami kong sinabi, kahit gano'n naman kabigat yung problema mo, di ba sabi nga nila, walang binibigay ang Diyos na problema na hindi natin kayang lutasin. Lahat naman ng problema kaya nating lutasin, kaya huwag tayong susuko sa buhay. Magdasal lang tayo palagi and yun, maging matatag palagi sa buhay. And ito na yung second to the last question. Diyos ko, salamat. Napakahirap mag-edit. Pero salamat sa mga nagtanong. Galing kay Ariana Hipolito. Naniniwala ka po ba sa third chance? Sa second chance nga, hindi na naniniwala. Third chance pa kaya. Depende, nakadepende yan sa tao kung bibigyan mo yan ng chance na bumalik pa sa'yo. Na ano, natanggapin pala siya ulit sa buhay mo. Kasi nasa sa'yo yan, nasa decision mo yan. Na bigyan ba siya ng chance? Deserve niya ba yung chance na ibibigay mo? Kasi may mga ibang tao na binibigyan mo ng chance, pero in the end, hindi nila deserve. Parang gagawin ulit nila yung pagkakamali nila. Ganon. And sa second to the last question niya, sino may kasalanan? Sumuko o nagkulang? Diyos ko! Sinong may kasalanan? Sumuko o nagkulang? Siguro parehas. Siguro yung sumuko ang may kasalanan. Ay, ako ba yun? Yung sumuko, kasi kahit gano'n naman nagkulang yung tao, kung mahal mo pa rin yan, hindi mo susukuan yan, ba? Diba? Kahit ang dami niyang pagkakamali sa buhay, iintindihin mo pa rin siya. Hindi ka susuko kahit anong pagkukulang niya, na hindi niya kayang punan yung mga pagkukulang niya sa'yo. Hindi mo kailangang sumuko, kasi malay mo, pwede pa siyang bumawi in the past few days, ba? Diba? Yung last na tanong niya, mahirap po ba ang college? Nag-stop po ako mag-aral, sabi ko nga po, diba, sa mga unang tanong. Pero siguro pag nasa tungtong ako ng college ngayon, siguro mahirap. Kasi first year college, maraming pinapagawa, requirements, quizzes, exam, prelims, ganyan. Siguro para sa akin, sobrang hirap. Kasi sa pag-aaral, wala namang madali. Tsaga lang, pursige, tsaka dapat oras talaga yung ibibigay mo doon, lalo na college, medyo hindi siya medyo seryoso na talaga siya. Yun na yung pinakalas na batch na pag-aaral mo, kaya seryosohin mo na. Ganun. And proceed na tayo sa last question galing kay Jelly Rabina. First na question niya, tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Paano ba to? Kasi yung tinanong ko siya dito, kasi hindi ko guess yung unang tanong niya. Kailangan maging specific, di ba? Tell me about yourself. Kinagawa ko sa araw-araw, tulog, higa, kain, labas, pag may kailangang puntahan, may kailangang ilakad na papeles, ganyan. And sa second question niya, what are your biggest weaknesses? Ano ba? Yung insecurities ko siguro. Sana sapat yung mga sinasagot ko sa mga tanong nyo, diba? Sinabablanko na rin ako. Ang dami yung tanong. My goodness. Yun yung isa sa weaknesses ko. Mabilis akong sumuko, iyakin. Mabilis masaktan. Ganyan. Tapos yung huling tanong niya, my love life ka na ba? Wala po. May nagpapakilig? Wala din. Diba? Ang sad ng buhay.
ganun talaga, kailangan nating tanggapin. Kasi, wala tayong magagawa kung di natin tanggapin, di ba? Nga. Yun. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. At ayun, tapos na natin sagutin lahat ng tanong nila. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-send ng tanong, sa mga naglaan ng oras para mag-send ng tanong sa akin. Salamat sa inyo. And sa mga humabol na hindi ko na nasali sa third Q&A video na kayo. Diba? And yun, sana nasagot ko lahat ng tama, sapat, eksakto yung mga tanong nyo. And kung sana hindi ko nasagot, hindi ko siya nasagot ng sapat, I'm sorry kasi yun lang yung makakaya ng utak ko, ng pag-iisip ko ngayon. Kasi kung ano na lang nasa isip ko, yun na lang isasagot ko kaysa gumawa pa ako ng listahan dito para, scripted, di ba? Mas maganda na yung impromptu, parang ganun, na sinagot ko yung mga tanong nyo. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Hindi po ako nagmamakaawa, pero sa mga gustong mag-subscribe, feel free to hit the subscribe button sa baba and notification bell button sa tabi niya para notified kayo every time I post a new video. And comment down below sa mga suggestion nyo na video. I'll try to make it para sa inyo. And sa mga gagawa ulit tayo ng third Q&A vlog. I hope you like this video and see you on my next video. Bye-bye!